narito ang programang totoong totoo. Tambayan sa DWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahalagang mga issue. Tambayan, tambayan sa DWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa DWIZ. Magandang tanghali. Welcome to Tambayan. Ako po si Trixie Cruz Angeles na nag-share pa lang sa kasalukuyan. Paano, titignan ko pa yung ating YouTube in a little while. Magandang tanghali. Thank you for joining us. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Don't forget, DWIZ is live streaming on Facebook and on YouTube on DWIZ 882 AM para sa mga nakikinig sa atin sa radyo. If you want to check us out on social media, andito kami ngayon. We're also on Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan, both on YouTube and on Facebook. Don't forget to like, share, follow, and subscribe both sa DWIZ tsaka sa Luminous, ha? So you don't miss anything. Binabati ko lang po lahat ng nasa YouTube at tsaka sa Facebook natin. Assuming na mahanap ko kayo one of these days, mahanap ko din kayo. Bagal internet. Sorry. Okay, eto na po tayo. Magandang tanghali. Ano ba to? Tama ba itong pinapanood ko o ano na naman to? Ayan, okay. Magandang tanghali kay na ma'am. Bakit walang timestamp ito? James Joseph Bardos, Joanna De Anton, Liz Lontok, Francis Cayetano, Sandy Navarro, Lady Punk, Peka Peka, Gian Sadora, LMX, Leo Greg Imperial, GB, Juliet, and Fred Berin, magandang tanghali din po sa inyo. Chow King, magandang tanghali sa inyo lahat. Why can't I see your timestamps? Daming balita ngayong araw na ito. Bago ang lahat, huwag po kakalimutan like, ha? Like and share. Kasi nakakalimutan yung like na part minsan, eh. So, teka lang, ha? Huwag kakalimutan rin na mag-share lalong-lalo na dun sa Twitter. Masaya yan. Ugad ng mga dilaw. Birthday daw ni Onin Mauricio. Magandang... Ay, maligayang kaarawan. Di ka namin nabati kanina sa karambola. Hindi ko nakita kung nandun. Sabi ni Ma'am Jennifer, balik na uli sa bahay. That's true. And this time, andito na rin si Harry tsaka yung isa kong, my cat. Kaya lang tulog. Tulog lahat ng saya. Alright. Anong balita ba nitong araw na ito? As we know, with the election raging, which is, as usual, the only game in town right now. Kahit na Paskong Pasko, di natin nakakalimutan. Usapang politika talaga. In some ways, minsan nakaka-irita, eh. diba? Parang yun at yun na lang halos ang pinag-uusapan natin. O, ganyan pa man, sige. Let's do this. Okay. Napansin ko ang usapan sa Twitter kasi sinasabi ko mag-share tayo sa Twitter. Meron akong pinost sa Luminous earlier on na sinasabi, sige, kung hindi namamana ng anak ang kasalanan ng ama, hindi din dapat namamana yung kanyang achievements. So, ano ba talaga ang achievements ni Bongbong Marcos? Ito yung isang example ng mga nagbibigimingihan. Sabi sila nang sabi, wala namang accomplishments si Bongbong, but when faced with a list of accomplishments, yeah, they still refuse to acknowledge it. Hang on. So, in view of that, we posted dun sa Luminous kanina umaga yung list halimbawa ng accomplishments niya as a legislator, which is found on his own website. 54 laws, authored, co-authored, and sponsored. Among other things, di ba? Then as governor of Ilocos, huwag kakalimutan syempre na material yung kanyang support or actually direct yung kanyang support bilang gobernador ng Ilocos Norte nung naipatuyo ang mga windmills na ito, making him one of the pioneer executives in the country for alternative energy. It isn't just the windmills as a tourist attraction, it's the fact that it can be done. Yun yung primary accomplishment niya with regard to these windmills. The fact that he could prove to all in
suddenly, kumbaga, even without a law, tagpi-tagpi yung mga ginawa nilang basis. The province of Ilocos Norte supported it, and they showed to everybody that yes, it can be done. But kung papansinin ninyo, it took a while before other LGUs were able to follow. So, kung sasabihin nila, o sige, hindi nga namamana yung accomplishments ni Ferdinand Sr., bakit? Sino bang nagsabi na si Ferdinand Sr. ang naglagay ng mga windmills na yan dun sa Ilocos Norte? Diba? So, he can, and he obviously is able to hold his own when it comes pagkadating sa usapang accomplishments. Ngayon, sinasabi din dyan sa Twitter, eh, tama, kung si BBM walang accomplishments, ano pa kaya si Sara? Hello, free term mayor of Davao City. That's, ano, nothing to be sneezed at. Davao City is so large and so diverse. It's like, you know, like leading a small country. It is, in fact, bigger than Singapore itself and far more diverse. And the fact that there are very few complaints about the way she has managed it, and we are front and center with the way she has managed Davao and steered it through the pandemic, steered it through disasters, steered it through controversies. We see that she's a planner. She's not impulsive. At least not anymore. She has grown into the position, and in fact, has shown her exemplary leadership qualities as mayor of Davao City. But we will be more specific in the days to come, kasi yan na po yung magiging usapan ngayon. Because of course, yung kabilang parlor, they want to steer the conversation away from the fact na ang mga bumoboto para sa unity ay bumoboto against the yellows. Merong iba dyan, hindi pa sila ganun kasold dun sa qualities ng mga kandidato, but they are sold in the idea na never again tayo babalik dun sa sa ruling and governance of the group of people that we refer to as the yellows. Baga, magandang tanghali, sabi ni Francis Cayetano, ang sipag ni attorney, hindi tayo matiis. Totoo yan. But actually, marami rin naman kasi mapapag-usapan. At saka sayang yung momentum eh. Sabi ni Chowky, nakakamiss mga wisdom of knowledge. Grabe ha, sobrang aga pa yata rin ito. Wala pang pareha. Sana please comment on 2 Marcoses in the ballot list. Alright, we talked about this yesterday. Yung pangalan ni Aurora Marcos still remains on the ballot, although since it is alphabetical, mauuna yung pangalan niya dun sa pangalan ni Ferdinand Marcos Jr. Now, during Karambola kahapon, ini-emphasize namin ni Boss Jonat yung idea that, first of all, what is the law? Ang sinasabi ng iba, Inutions candidate na yan noong 2016, bakit andyan pa rin yan? Well, the law says na yung evaluation of whether or not you're Inutions candidate depends on the election itself. Hindi yan tatak na forever more nasa noo mo na Inutions candidate ka. If you're Inutions candidate during the 2016 election, hindi yan hold over na Inutions candidate ka pa rin in 2022. So ini-evaluate yan based on things on the sole criteria that you are out there to mount a serious campaign. But the campaign is for you, you are going to participate in this election, and ideally, of course, you're in it to win. You're not in it for other reasons. So ito yung sinasabi din natin na one of the reasons kung bakit na-eliminate or na-declare na Nutions candidate si General Paralade is because he announced that he's not in it to win but simply to use it as a platform. Kasi at the time, he wanted to talk about he had already retired from the service, tapos he wanted to talk about yung defunding ng NTF-ELCAC. As a retiree and the former spokes of the NTF-ELCAC, malaki yung possibility na hindi siya papansinin ng mainstream media. But as a candidate, oo, walang choice kundi pansinin siya. And so, you know, to prevent the other people from running for that super for purposes other than seeking the presidency, then you could be declared a Nutions candidate. Ngayon, ano yung qualifications ng Aurora Marcos? Now, kasi tinanggal na ng Supreme Court yung need to show that you are capable of mounting a campaign. Kasi nga, may social media na pwedeng tumabla dun sa capability mo to make a physical
yung mga physical caravans going around, the pressing the flesh and so on, that are part of a typical and regular non-pandemic campaign. Pero in especially during pandemic times, then a lot of the campaign is conducted in ways other than the personal personal going around, diba? In this case, the Supreme Court, the COMELEC says that they have not yet, kumbaga, based on the evidence that they have on hand, hindi pa nila maaaring i-declare na nuisance candidate si Aurora Marcos, which does not mean that she will not be declared a nuisance candidate in the second round. And that if there are motions for reconsideration filed by other candidates to have her declared as a nuisance, then it is also possible that at a later date, madi-declare siya. So it's not, paulit-ulit sinasabi ng COMELEC yan na hindi final itong list na ito. It is tentative dun sa pag-announce nitong listahan ng mga tumatakbo na presidente. Now, the fact that you have brought it up means that you are worried that this might affect in some way the candidacy of Ferdinand Marcos Jr. In a normal world, it is highly unlikely, given the fact that BBM has been leaving in the dust even established and well-known candidates such as, but not limited to, Ping Lacson and Lenny Robredo. So, an Aurora Marcos who is not even a blip on the radar scene is not likely to cause any major harm to BBM's campaign. In fact, nasasabi nga natin na kahit si Lenny Robredo, who might become the closest, the second highest number of votes in that, might in the coming elections, cannot even do damage to BBM's own campaign. So, what are we really worried about? We're worried about stray ballots. We are worried about cheating. Now, cheating is possible even if there is no Aurora Marcos on the ballot. Okay. Number two, what are stray ballots? These are yung pagka nagkamali ka or hindi maliwanag dun sa pagsulat mo sa balota kung sino talaga yung kandidato mo. Mangyayari yan in an electronic voting kung dalawa yung sinade mo for the same position. Masa-stray yung ballot mo. But the reason for the law dun sa nuisance candidates, particularly when it came to somebody with the same surname as another far more serious candidate, is because of the possible confusion that it would lead to. But that was at a time na sinusulat pa po yung balota. Iba na po ang galawan ng mga tao ngayong panahon na sinishade na lang. Binabasa mo na lang po yung pangalan. Ayun, sabi ni Marcos of 2000, nag-declare na daw po na nuisance, inapila lang ni Aurora Marcos, in which case it is not final. The only reason she remains on the ballot is because the decision of the COMELEC is not yet final. Right? Huwag na kayo mag-worry masyado because if I'm not mistaken, the COMELEC should be on its own. Kaya naman yun, naiintindihan naman natin na a lot of us do not trust the COMELEC fully. In fact, most of us will not trust the COMELEC any further than we can throw a piano. But, andyan sila, they are the agency that is handling it, and we have no choice but to entrust it to that agency because it is done so by law. Okay. So, thank you kay Mark Cross Soft. 2000 for your update. Maraming salamat. Hindi ko po nakita yan, ha? Gayun pa man. Should we think that there's no cheating that's going to go on? Hello, I don't think that there are any elections where we can say with absolute certainty that there is no cheating. In fact, there is no election in any country that we can say with absolute certainty that there is no cheating. Even in the high and mighty United States, there are issues of election cheating, even prior to the Dominion issues. Diba? Sabi ni Rain Cloud, smart magic might divert BBM's votes to another Marcos. Ito yung tanong ko sa inyo. Do you honestly think that that will be acceptable? Because part of the reason cheating by Smartmatic could be successful is only if the public will accept it. And only if the institutions will be in cahoots to accept it. So that's what happened in the case of Lenny Robredo.
Because the institution that we entrusted to objectively determine whether or not you were cheating then seems to have not risen to the task. That's the Presidential Electoral Tribunal, which unfortunately is also the Supreme Court. Gayun pa man, o sige, I think that in this instance, in a case where the showing is so strong, the best that they can do is cheat to become number two, which supposedly, as the rumors go, is what happened with Mar Rojas. Okay. Ako, I am much less worried about the actual cheating as I am worried about people talking about cheating as though it is a done deal, as though it is something that is naturally going to happen and that this candidacy is going to fail, because it leads people to accept that as a fact. So yung mga worried ako kasi baka nadayain na naman nila si BBM and so on, or may mga nagsasabi si BBM nadayain lang yan ng kabila and so on. It makes people accept it. It becomes something that, and that's what the yellows do. That's what the other camp does. They make us accept something that would otherwise not be acceptable because there is no evidence of that. You cannot say with absolute certainty na dadayain or hindi dadayain si BBM until the elections come and go. But to make people accept the fact of cheating is to make people accept the fact that another candidate is going to win. And that is, in a way, helping those who are cheating. So let's also not do that. Bakit natin tutulungan yung mga gusto mandaya by saying na, oo nga eh, mandadaya nga talaga sila. So what do we do? And it is in our control to help out BBM here. You help him out by spreading information. If in the remote possibility that Aurora Marcos is not removed from the ballot, anong gagawin natin? Mag-launch tayo ng information campaign. It doesn't even have to be a formal one. Basta ulit-ulitin natin. Basahin niyo na mabuti yung balota. You shade yung space itlog, as the COMELEC calls it, fully, and make sure that you are shading the right name. Yun ang information campaign natin. And that should be something we should do with passion. Hindi yung impassioned tayo about the cheating. Impassioned tayo about making sure that people don't fall into that trap. That is something positive that we can do. So, wow. May recipes na dun sa comment section natin. Check naman. Going to check lang the comments also here dito sa... Holy cow. What am I doing? Sa ating Facebook, if my internet cooperates fully, and I have no evidence that it's going to do so right now. Nevertheless, ayun na po. Ano pa ba yung mga ibang mga issues natin? Well, of course, the president has set aside recognition and some money for certain public officials who have provided exemplary service, lalong-lalo na nitong nasalanta ang Visayas, di ba? Excuse my coffee drinking. But nakita ko doon na naman sa Twitter, and I'm sorry if I'm reacting to people without very much traction, but I would like to address some of these issues. Ang sabi doon sa Twitter, hala, si Duterte naglalaan ng pera para i-recognize yung mga public servants na nagbigay ng exemplary service, samantalang wala siyang mahanap na pera para doon sa mga biktima, sa mga nasalanta. Excuse me. Logical fallacy. Unang-una, sinabi ng presidente, hahanap siya ng pera on the day immediately after the typhoon. That doesn't mean wala pang pera hanggang ngayon. Anong akala nila? Nung sinabi ng presidente, maghahanap ako ng pera, wala siyang nahanap, or naghahanap pa rin siya up to now. He just isn't the type to say na, oh, ito na, nakahanap na ako ng pera. But he has. Okay? Na-announce na yan, nailaan na yung pera na yan. So, itong recognition of public servants is so that the people who have been out above and beyond the call of duty here, the people who have served us beyond beyond what was expected of them, are duly recognized. Government service is actually a thankless job. Ang daming rules, ang daming politikahan na nangyayari, ang daming
truly a very difficult position, no matter what position, very difficult situation, no matter what position you are in government. So ano ba naman yung bigyan natin ng ano, ng konting pagkikilala yung ating mga ano, public servants who have given us the kind of service that we deserve. Diba? Sobra naman kayo, pagkakaila nyo pa ba yan para sa ating mga ano, sa ating mga public servants? Hindi naman ano, hindi naman, kumbaga, anong mawawala sa atin if we do that? And on the other hand, we can get even better service if we set aside some time and occasions to recognize these efforts. Yun nga lang, minsan kahit maipost lang natin, yung AFP natin has not just risen to the challenge of the disaster, but have been providing tireless, exemplary service all throughout. Ang saya kaya tignan na at makita yung mga ano natin, yung mga Black Hawks natin that are finally being put to excellent peacetime use. May mga nagsasabi kasi na, grabe, nilalaan ng imbis na, yung mga kaliwa, yan yung sinabi nila, bibili kayo ng mga Black Hawk. Bibili, para saan? Para makapag-gera? Samantalang, ang daming nagugutom, ang daming nangangailangan ng tulong, pwes. Right? We tried to correct that, but of course, syempre, mahirap yung katilang momentum. Sinasabi nila talaga, wala, pang-gerang binibili, imbis na pagkain. Alright. So, eto na po. What we were explaining even before, nung palang binili natin yung mga Black Hawks, is this. The Black Hawks are workers. These are workhorses. Ano? In the United States, helicopters were first put to use as combat machines during the Vietnam War. But they are also later on used for civil defense. So the first army helicopters that were used in the Vietnam War were called the cavalry. Ito na po, because the United States cavalry or army has a cavalry division. Yung cavalry na yan comes from, well, the word cavalier, of course, which means somebody who rides a horse. The knights in the Middle Ages rode horses. Kasi the horses were property, they signified that you had status to own a horse. Actually, you had money to own and maintain a horse. And horses were granted to knights. So the knights who, nung panahon pa ni Genghis Khan, they have proven that the horse was one of the most efficient, at the time, wartime animals. That they could turn the tide, an army with horses during the time of Genghis Khan and the time of the knights in the Middle Ages and so on, proved that that they were a distinct advantage. Fast forward, our Black Hawks are the new horses, and they have proven to be very, kumbaga, far more important, not just in combat, than most people wanted to believe. Nung unang binili natin yung mga Black Hawks, sinasabi natin na, oy, yung sinasabi ng ilang mga tao, yan, pang-ubo sa NPA. At yung mga kaliwa naman sinasabi, hala, bumibili ng Black Hawk imbis na pagkain, and so on. No. These are primarily workers, primarily workhorses ng ating ano Air Force. And the Navy and the Army benefit hugely from having the Black Hawks to deliver the troops, arms, to conduct reconnaissance, and here in cases of rescue and relief for civil defense. Diba? So, yeah, that's what we say. Eh, paano naman po kung wala namang sumusuporta na partido na tumatakbo para presidente? Di po grounds yan para ideklara na nuisance ang isang mga kandidato? Of course not! Originally. Bakit? Bawal lang independent? Ha? Bakit? Do you honestly think that the party... Tayo nga yung nagsasabi, ang hina ng party system dito sa Pilipinas. But yes, a party is indicative of a serious campaign. But that doesn't also mean that an independent is not capable of mounting a serious campaign. That is not evidence. That is not evidence that you're not serious about trying to win.
yung mga out and out statements, halimbawa, that say that you're using this simply as a platform, that's evidence. That's a statement against interest. But it has to be logical. Are you saying that we should outlaw independent candidates? I think that that's ano, that is totally undemocratic. Because sometimes the party system fails us. They'll only get, you know, somebody with the same agenda as them. And so it also promotes a certain kind of mindset. Tignan mo yung mga liberal, they stick together. And they feed each other's egos. Is that necessarily a good thing? Ano yung pinag-aawayan nyo na naman dito? Anong pinag-aawayan ninyo? I'm trying to see if yung mga ano, medyo malayo-layo na. Ano bang pinag-aawayan ninyo dito? Can somebody give me a lowdown on bakit si Kaegay nagde-demand ng general resolution from the Supreme Court in final executory judgment? Sabi ni Radi, anyari, bakit may usapang Black Hawk? Anyway, nung OJT ako sa Air Force, may mga pilot na mas pabol daw sila sa UE dahil mas safe, mas malaki blades, maganda daw humati sa hangin. Kailan yung pagka-OJT ninyo? Well, I'm not sure. I'm not in a position to evaluate if the Hueys are better than our Black Hawks. Right? Sabi ni Chow King, what are they angry for about the Black Hawk? Do they know it's already ordered earlier, a long time ago? I don't think they actually care. They care only about the fact that this could do serious damage to them. And it isn't just as wartime workhorses, di ba? As recon, as attack helicopters and all that. It isn't just that. It's the fact that so much can be done. Tignan nyo nga, ito sa civil defense. Ito, sabi ni Kaya, guys, someone who insists that Marcos Jr. must pay estate taxes worth $29 billion. All right. If that is so, yes, I understand that I heard about this, but the BIR should be prosecuting that. And if it is I don't know if that would constitute actually a criminal case. Diba? If there is an issue regarding the estate taxes and the issue might still be in litigation, I understand it's final and executory, supposedly, but why isn't it being executed upon? The question is, why isn't the BIR acting? Alam nga naman, si the estate will on its own pay estate taxes that they are contesting or that they have contested. Let the BIR, if the BIR can fulfill the deficit in estate taxes by acting on, by levying on the estate itself. The question is why they aren't doing it. Sabi ni Joe Caliber, Hueys were once called flying coffins. No, it wasn't the Hueys that were the flying coffins. Those were some of them were the training planes, some of the carriers. Kasi they were so old that they were no longer, we couldn't even fabricate any parts for them anymore. So may issue pa rin pala dun sa taxes ni BBM. I don't think that we should be really worried about people who don't want to believe. At saka ito na nga yung sinasabi natin, huwag tayong patola dun sa mga tao who have no intention of being convinced. What we have to do is to address those people who might believe in this. You don't try to convince a person whose job it is to propagandize against or for your candidate. Instead, you address the people who might be convinced by that. Sabi ni Christian, akala nila panggiyera lang ang gamit ng Black Hawk. Bali, match na match sila ng moto nilang paano kung walang hangin. Well, I think that the leftists who are supportive of the terrorist organizations, they don't care if they are useful in civil defense. They only care na posibleng makadamage sa kanila ito. Sabi ni Ma'am Cecilia Chongson, windmill, paano kung walang hangin? Black Hawk, paano kung walang yera? Oh, now you know. Pag walang yera, ay pwede pang transport ng ayuda, pang rescue. Actually, it's the other way around. We bought it as military transport
and possible rescue. So, hindi siya primarily combat helicopters. So, totoo lang, yun ang sabi niya. Nag-acquire tayo ng combat helicopters also. But the 16 are primarily daw for transport. I was just reading the material from the AFP. Ito, sabi ni Francisco Tubal, QE, ilan na yung bumagsak? Di naman kasi brand new, puro second hand lang naman o napaglumaan ng US. To be fair, kasi sumakay ako dun sa mga QE na yan. Maano naman sila. The nice thing about the QE is that they were durable. Yung mga, wag na natin gawing basihan yung dahil bumagsak. Eh, sa totoo lang, yung isang Black Hawk, di ba, bumagsak bagong-bago. So let's not go there. Kasi ang dali-daling basagi ng argumento na yon. The fact is that we needed more. And our aging Hueys were no longer going to be capable of doing that kasi madalas na silang nasisira. Ganun lang po yun. Sabi ni Don Macdi Salaya, hindi ko alam yung ano ninyo, yung antecedent nito. Sabi niya, edi mag-upgrade din sila ng combat hardware. Saan napupunta ang bilyon kinikita taon-taon? Sino bang kausap niyo po dito? Sabi ni Jennifer Aquino, can we like use them na against these NPA pests? We can. But we've been using the combat ones. Remember yung ano, yung heat-seeking missiles na nilaunch a few months ago. Ginamit the first time sa, trying to remember if it was Surigao. May nahanap sila ng pugad ng NPA that they had never seen before. And there was never any intel about it. Tapos binira nila. So I don't know if we, I doubt if it was a Black Hawk that they were using. At any rate, we're also using the new weapons that we have acquired. So yun na, yata yung pinagkaka-worry ng kabilang parlor. But mag-break muna tayo because I'd really like to talk about also the reason kung bakit na-delay yung declaration of calamity ng ating presidente. Pagbalik ng tambayan ng oras natin, 12:35 ng tanghali. Muli nating balikan, tambayan sa DWIZ. Nagbabalik po ang tambayan. Ako po pa rin. Si Trixie Cruz Angeles, di po nagbago. May balita rin po kasi. Well, breaking muna tayo bago natin pag-usapan yung dahilan kung bakit medyo delayed yung declaration of calamity ng ating presidente. Ayon sa balita, nag-post po ng bill itong December 28, today, this morning, nag-post ng bill of 36,000 pesos for violation of the Anti-Wiretapping Act si Senator Lisa Hontiveros. Okay? So it's true. Nung una lumabas ang balita, kapansin-pansin po ang katahimikan ng mainstream media. At in fact, even ang DWIZ, when after we broke the news, parang tumahimik muna siguro at double-checking, mahirap nang makuryente ngayon. And after a while, only DWIZ and SMNI ended up talking about it, actually delivering the news that a case had been filed for violation of the Anti-Wiretapping Act against Senator Lisa Hontiveros. Ngayon, papansinin po natin, regardless of what defenses they're going to try to raise, ito yung mga acts that are punishable by the Wiretapping Act. The actual wiretapping itself, the receipt of wiretapped information and the use of wiretapped information. All of those constitute violation of the Anti-Wiretapping Act. Ngayon, does it have to be by electronic device? No, not necessarily, because eavesdropping, with or without the electronic device or any form of technology, can and will constitute violation of the Anti-Wiretapping Act. Basically, what this does is it protects private and private conversations. That because garantisado ito ng ating salitang batas para din sa mga galit sa 1987 Constitution, excuse me, huwag po tayo magagalit sa Bill of Rights. Sinasabi doon, the privacy of communications shall be protected. And the Anti-Wiretapping Act is pursuant to the constitutional guarantee na dapat protektado ang ating mga komunikasyon. Therefore, this should be interesting to see. Now, para dun sa mga nagsasabi na matatagalan pa naman yan, wala naman sa atin nagsasabi na mabibilisan naman yung kaso. Sino ba ang nagsasabi na mabilis yung mga kaso of any kind? Okay? Ang problema nga sa mga kaso, and I found out just recently, bakit nagkakaganan yung mga tao? Sinasabi nila, magtatagal yan, baliwala yan. Of course not. Pag nagtagal doesn't mean baliwala.
Okay. Kung ang katapusan niya ay hustisya. Okay, number one. Number two, sino ang nagsasabing matagal? At ano ang basihan at anong nagiging standard natin para sabihin matagal ang isang kaso? Dahil ang ginagarantiya ng ating saligang batas ay protektahan yung akusado against yung mga pinabagal na kaso. So the right to speedy trial belongs to the accused, not to us na mga meron na nanggigigil lang dun sa mga akusado. Hindi pwede yung napakabilis ng kaso at the expense of the rights of the accused. Kasi on the chance na inosente yung akusado, hindi pwede, hindi re-railroad natin yung kaso. Imagine nyo na lang kung kayo yung akusado. Gusto nyo ba yung railroaded, monkey trial lang talaga na walang ka at the expense of you use speed but you sacrifice justice. That's something else altogether. And then, finally, napansin ko na ang pinagtatagalan talaga ng ibang mga kaso, because there's a rule for speedy trials in criminal cases, nire-require ang mga speedy trials in criminal cases, in courts. Most of the time, nagtatagal siya in the preliminary investigation stage. Now, may rule din sa preliminary investigation. Ang mga piskal natin, binibigyan ng 90 days para resolbahin ang isang kaso. However, there are certain exceptions which, up to now, for me, remain vague. But nangyayari po rin na nagtatagal yon. In this case, particularly in the case of Risa Hontiveros, the case was filed by former Secretary Vitaliano Aguirre way back in, anong year ba yun? 2017-2018. So, doon nagtagal. Oh, and that is not an indictment of the courts. Might be an indictment of the prosecutorial services. But I don't want to say that either. Ngayon to man, eto na, nag-file na po siya ng bail, which means she admits of the, more or less, of the proceedings below na meron ditong probable cause. Meron ng dahilan para humarap siya sa hukuman. Oh, and again, I would like to say, while we are free to comment on how fast or how slow or whatever the justice system is, let's not bring it to the point naman that people will distrust the system. Ito na nga, na-filean ng kaso isang senador ng Republika. For me, malaking bagay na yan. Malaking bagay na umabot dito. I have seen so many cases go away dahil ang lakas ng taong na ano, which means that we admit may weaknesses talaga yung judicial system, yung justice system, not just the judicial system. May mga kahinaan talaga siya, but does that indict the entire system? Is that a reason for us na ibasura lahat ito in favor of just lynching an accused? Yung mga tipong, aha, guilty ka, halika, dun tayo sa likod, barilin na kita. Of course not. Every case has to be evaluated based on its own merits. In the same way, every case must be evaluated on whether or not it was speedy or not speedy. Whether or not justice has been done in this particular case. Mas fair yung ganon. Kasi yung sasabihin nyo, wala namang kwenta yung justice system natin kasi ang bagal-bagal. When you have no idea how complicated and how many factors go into what constitutes the length of time to resolve a case. In fact, yun lang kay Jover Laureo, ilang taon inabot. That was filed in what? 2018 or 2019. Yung finding of probable cause, lumabas yan in 2019. Nagkaroon ng pandemya, so hindi nagka-hearing. So, yun ang inaano natin. It does take some time dun sa preliminary investigation. And sometimes it's unexplainable and you're right to be angry. Pero yung i-indict nyo yung buong sistema, come up with an alternative where you can protect the rights of the innocent at the same time ensuring something really speedy. Tignan natin kung kakayanin ninyo. We have to manage these things at a level that is realistic. Hindi yung naiinip lang tayo, hindi naman tayo kasali dun sa kaso, naiinip tayo, tapos naini-indict mo yung buong sistema. Walang kwenta yung sistema. Meron ka lang pala, hindi ka naman pala biktima. Kairita. Anyway, okay. Checking here, sabi ni Cesar de la Cruz, code of silence sa mainstream media sa Hontiveros wiretapping cyber libel case. Sabi ni Jennifer H. Kawa, kayo talaga may karapatan din naman si Hontiveros ipagtanggol ang sarili niya.
Sa bakit? Meron bang nagsabi hindi dapat niya pagtanggol ang sarili niya? Sabi ni Ma'am Joy, proud talaga ako kay Kumaring Risa, kachismisan ko lang yan dati. Bakit proud? Proud na humaharap siya sa kaso? Sabi ni Cesar De La Cruz, mas sumasarap ang coffee pag may Choco Waku, Dunkin' Donut, make it black coffee pa lang. Taray, ah. Wala po akong Dunkin' Donuts ngayon, nasa bahay ako, pero kung magpapadala kayo, ba, okay din pa. Okay din, hindi naman kami tumatanggi sa graso na gano'n. Okay, now, sabi ng presidente, merong mga, syempre, naysayers, gustong manira, or mga ano lang, mga, alam nyo yan, uninformed criticism, which is very, very dangerous for me. Uninformed criticism na, wow, ang tagal bago nag-declare ng state of calamity si Duterte. Ang kulang na lang sabihin nila natutulog ang presidente, except that of course, they have no evidence of that. Pero gusto nilang ipalabas, wow, bagal ni presidente mag-responde, daming namamatay, daming ganito, daming nawala ng kuryente, walang tubig, walang kahit ano. And yes, yes, the devastation was bad. And yes, the damage was bad. And yes, people died. But did the president delay the declaration of calamity? Hindi. In fact, sinabi niya, in-explain niya. 4 days. It took him 4 days to declare a state of calamity. Bakit? Because the law on declarations of state of calamity, yung magagaling natin mga legislators, put in a requirement na kailangan ang mag-evaluate at mag-recommend is the NDRRMC. And in order to do that, the NDRRMC had to go and conduct an evaluation and an ocular and all of that. Kasi baka naman questionin sila sa susunod na budget hearing dun sa Senate at sabihin, masabihin, ano, gumawa kayo ng response ng ganun, gumawa kayo ng recommendation, hindi nyo man lang nakita, hindi nyo man lang napansin na, ano, na meron namang kuryente and so on. Ang daming pwede. The checks and balances are alive and well dito sa sistema natin, pero there are times talaga na sa kapraningan ng ilang mga legislador natin laban dun sa corruption, eh tinatalin na nila yung kamay ng executive. So ito, crisis situation, took 4 days to declare a state of calamity kasi hindi makuha ng presidente yung evaluation, and NDRRMC could not complete an evaluation as quickly as they would have liked kasi nga dahil sa sakuna, oh ayan, ang hirap rin puntahan ng mga lugar. And also you have to manage two things. Are you going to conduct rescue and relief or are you going to make assessment? Hindi sila Lenny Robredo na pwedeng pumunta lang sa isang lugar na ano, ay mag-assess lang, gano'n. Pupunta ka doon, haharap ka sa mga biktima, wala kang dala. Anong sasabihin ninyo? Andali ma'am ha, nagkoconduct kami ng assessment para ma-release yung pondo para sa inyo. Saka na namin kayo papakainin kasi kailangan natin sumunod sa batas. Really? So, yun ang ginawa ng legislation. Yun ang ginawa ng batas. Yun ang ginawa ng mga legislador natin na magagaling. Tinali nila yung kamay ng executive dahil sa kapraningan nila na baka maya't maya mag-declare ng state of calamity yung presidente, maligaw yung mga pondo. Which, really, during a state of calamity, edi kasuhan natin sila kung if the money goes astray. Diba yan, di ba? Mayroong nagsa-Senate investigation tungkol sa family. Pwede naman nilang gawin yan para sa mga pondo na nire-release during calamity situations. But no, instead of doing that, ayan, sige, ano yun na lang natin. Make sure that the president cannot immediately declare a state of calamity without an actual and ocular, actual inspection and evaluation by the NDRRMC. Ay, galing. So ayan, for those na nagsasabi ang tagal-tagal bago nag-declare ng state of calamity, excuse me, ayusin nyo kaya yung batas. Huh? And this is also indicative of what we have to do dito sa susunod na halalan. Kailangan bumoto tayo ng mga tao na marunong gumawa ng batas, na marunong tumingin kung ano yung mga possibilities at saka nagpa-follow up. Oh, ito, ganito, bakit nagtagal ang declaration ng state of calamity? Ay, ganun ba? Meron palang gano'n, sige, amyandahan natin yung batas. No, do you see any lawmaker doing that? Hindi, dumadakdak lang sila in aid of elections. Dakdak na lang ng dakdak, imbis na, sige, tara, magka-file ako ng resolution, magka-file ako ng bill, ayusin natin yung batas na yan kasi may mga padating pa na bagyo. Hindi, wala tayong naririnig na gano'n.
Sabi ni Ma'am Ying, yes, attorney, now pag naririnig namin yung walang napala sa gobyerno o walang hustisya, naaalala namin mga sagot mo, ha? At dati, ganun din po takbo ng isip namin. Ayan. Sabi ni Clark, Sam, wait and see kung ibabalita nila yan. Ang mga kabilang parlor, closed pa yata for business gaya ng kanilang balita. Two more down, pag-alagala pa dyan sa loob ng Senado. Kung ano man. Sabi ni Leo Greg Imperial, hindi ko po magpaliwanag. Natatawa ako pag nai-imagine ko yung itsura ng model senator. She goes to court and explain herself in the manner of how he speaks. Your Honor, do you know that I am a senator of the Republic? Naiintindihan niyo pa yun? Yung ganun ba? Parang yung sinabi niya kay ano, no? Kay Comnic Faldon nung nandun sa Senate hearing. Ito lang ang tanong ko sa inyo, Commissioner Faldon. Kailan ka magre-resign? Kayo talaga? Sabi ni Samuel Penalosa, I like it when you point out that an argument is fallacious. I wish you could explain it more on what type of fallacy was used. Yes, but I think that might take too long for a program that's 1 hour long. Pero sige, what we're going to do is we're going to, we've been doing that pala sa Luminous. You might want to check out the posts on Speedy Justice and similar posts ng ganyan. Sabi ni Fernando Cruz, sama ni sila ni Delima sa kulungan. Yes, but like they said, it's not going to be, nag-post siya ng bail, so hindi pa muna siya makukulong. Habang nililitis siya, she will be out on bail. She has to renew that bail every year, by the way. Sabi ni Fernando Cruz, ay, gumagapang na mga klawan na pandarayan nilang gagawin. Sabi ni Sunny Baronia, good afternoon, happy new year to you and to Attorney Ahmed. Ha? Maraming salamat. Maraming salamat dun sa mga bati ninyo. Yes, malapit na po ang New Year's. And isa sa mga, sabi ni Rene Bainco, gayang-gaya. Wait, kayo talaga. Anong kuha-kuha? Because it's so entertaining, pero hindi na dapat tayo bumoboto ng mga senador for their entertainment value, ha? Kailangan yung magagaling gumawa ng batas. At kung sakasakaling there is a need for investigations in aid of legislation, sana naman may legislation o may review ng batas na nangyayari. At saka yung nakikita natin dun sa pagkoconduct ng mga investigasyon. Hindi yung para kayong NBI na nagkoconduct ng interrogation, di ba? Yung mga Senate investigations or House investigations is so that ano bang may problema ba yung batas natin? Bakit nagka- okay, let's find out. Ano nangyari? Ganito ba? O sige, bakit niya naman nasabi na pwede ninyong gawin yan? Ano yung basihan ninyo sa batas? Tapos tignan natin kung ano yung ginagamit natin nilang basihan at isara natin yung mga loopholes na yon. Part of the legislative process is following up on the law and seeing how it works and then correcting it kung nagkamali. Eh, ang problema itong mga magagaling natin na ano na senador, yung iba dyan, ubod ng yabang, akala nila hindi na kailangan i-touch yung batas, they just really have to put other people in jail as if naman pulis sila. Eh kung gusto nilang magpakulong ng mga tiwali, eh, sige, doon kayo sa ombudsman, mag-prosecutor kayo, o kaya mag-pulis kayo, not natatanggapin kayo, not saying that, pero at least try, di ba? sabi ni Bell Jem Mianhas, kasi binoboto ng mga tao, senador, na wala namang ginagawa. Kaya nga, kaya ang sabaho natin ng mga, ano, if we think that we are enlightened, kilatisin natin yung mga paano mga credentials nitong mga taong to. Halimbawa, ano bang credentials ni Risa Hontiveros para maging senador? Yung pagka-aktivista niya? Yung pagka-artista niya? Yung kanyang singing talents? Huh? Pagka-mawidel? Ano yung nakita ba natin sa kanya para ihalal natin siya? Well, ako hindi ko siya binoto. Ewan ko, gusto ko patungin dun sa mga taong nagboto sa kanya. Of course, sinasabi naman ni na Boss Conrad na may extra rice kasi. Kaya yan nanalo. Pues, kailangan talunin natin yung extra rice na yon so that we stay away from that name like forever. Gusto na natin ano, iboto yung mga katulad na ganyan kasi, diba? Kailan ba yan magre-resign? Kailan ba matatapos yung kanyang term?
Grabe kayo. Ay, ginagawa niyong katatawanan, ha? Sabi ni Genkuro Shuriken, huwag mong panayin, baka mahirapan ka, mahipan ka na. Paano ako mahipan ng hayan? Oo nga naman, mahirap na yun. Parating nasa ganun na modo, di ba? Ikaw ang kinikilabutan. Sabi ni DDS at DBM, Hontiveros must taste her own medicine on that law providing her recklessness and incompetence. Sabi ni Clark Sam, sana magkaroon ng audience ang Senado at Kongreso, at least sa part ng Sampayanan. May tututol sa mga batas na ginagawa nila dyan. Di ba hindi yung sila-sila lang gumagawa sila ng batas, pero binabali nila. I agree na ang problema din kasi is na nga nayayanig talagang ibang tao dun sa mga tao who are in a position to do us some harm. And we should not put any of our officials in a position to do us harm, or at least to be able to do so without being held accountable for it. Halimbawa, bakit walang nag-file ng disqualification kay Senator Villanueva? Dami sa ating galit. Bakit hindi siya kinakasuhan for that? Dinala na namin yung balita, dinala na namin yung impormasyon. Ang daming, ang daming gusto mag-file kay BBM, pero bakit walang nag-file kay Villanueva? Or, it's also possible na hindi natin naririnig, meron palang nag-file. Sabi ni Bong Gomez, nauto kasi ni Hontiveros yung mga nakaraang election, pero kilala na sila ng tao at matatapos na ang term niya. Yes, but I am very concerned about her showing dun sa surveys. Well, posible naman yung surveys, bilhin lang tayo para iboto natin siya. Gayun pa man, holy cow, di ba? I don't really want that to happen. Ingat-ingat tayo dun sa iboboto natin sa susunod na halalan. And please, para dun sa mga, sa mga botante, look very closely kung ano yung itlog na sineshade natin, yung katabi ng pangalan. Usually, it is on the left side. Yun po ang isheshade, katabi ng pangalan ng kandidato natin. Be very, very careful. Kahit po matanggal si Aurora Marcos, we still have to be at parang awa niya na shade completely, kasi yung mga partial, mga ganyan, posibleng i-declare na stray yung balota na yan. So sayang boto nyo. Fill it in completely regardless of what the yung usap-usapan sa Senate investigation at yung mga argumento dun sa Presidential Electoral Tribunal. Regardless of all that, shade completely. It's the best way to, one of the better ways to protect your vote. And also, be very, very careful sa pag-shade natin. Ipalaganap po natin yung ganyang klaseng impormasyon para maprotektahan din ang balota ng ating mga kandidato. Ang ating mga, natin, balota, balota natin, yung boto natin, at maprotektahan yung pagbilang in favor of our candidates. Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay sa tambayan ngayong araw na ito. Ang tabayanan na sunsunod ng programa In the Heart of Business with Ma'am Maru Pahati Sarni at Sir Dito Gagni, para dun sa mga pumupunta sa station para kumuha ng kalendaryo. Okay lang po yun, pero wala po kami, wala ako. Possibly baka tomorrow rin, wala po ako. But bibigyan po kayo ng kalendaryo if you ask for it. Maraming salamat. We'll see you tomorrow on Karambola, 8 o'clock to 10 o'clock in the morning. Ako po si Tampayan sa DWIZ.